Okay, I was actually there with that 5,000 hectares, yun po ang pilot project po namin. And doon ko rin po nakita kung gaano noon kaliit. And then, after 5 years or 6 years, ang laki na po na naging diferensya at ang dami po kami naitanim po doon. Hindi lang po doon sa Kiambere, kundi meron din po kaming different places. So kung sinasabi nila na paano kung biglang nagkaroon pinomba or whatever, o kaya nagkaroon ng sunog or whatever, mga kaibigan, marami po kaming mga places doon. And as far as yung sunog na sinasabi is concerned, you don't have to worry about that because we are a plantation. Meaning to say, pag plantation mo ang tinatamnan namin, marami po kaming nakagwardya. Mga Africans who are really actually taking care of the areas. Yung mga sinusunog po, yun po yung mga tinatawag na rainforest. Kasi kung saan-saan na lang sila, diba? Isang sigarilyo na lang, tapos wala na. Diba? So ngayon mga kaibigan, at ito, as you can see, Kiambere, November 2008. So we're talking about almost 2 years. Kung nakikita niyo po noon na maliliit pa yung mga, ano noon, masyado skinny pa, diba? Malilipis. Right now, for almost 2 years, nakita niyo po kung gaano kalaki. Nakita niyo po ang diferensya. Yung Cora Kenya yon, 23,000 hectares. E sabi po ito, nung tinatamnan po namin, it's like I've told you a while ago. Semi-arid land. Nakikita niyo po, ang desert yung talagang walang-wala na. Those are called arid lands. Pero ito po, semi-arid lands. Meron po kayo nakikita mga tumutubo, pero wala pong kabuluhan ng mga yan. These are actually trees na tumutubo na hindi naman natin pwedeng gamitin or whatever. Pero mga shrubs, mga maliliit lang po yan. So pag tinamnan po namin itong mga places na to, later on, punong-puno na po yan ng mga mahogany trees, which is actually a very quality trees na pwede po natin mapakinabangan ng buong buo. Ayan, so Soma Kenya, 60,000 hectares. Eto po, nandun po ako by this time. I was there, okay? Napaka-taas po itong bundok na to because the angle is actually from up. But if you're actually coming from down there, malaki pong mountain yan. So, surrounded by that actually rock, it's puro mga yan, puro walang naitanim, di ba? So, nakapanghihinayang naman po mga kaibigan na Kenya is very rich in land, pero walang silbi. That's why Kenyan government said, come, you are always welcome to come here. Punuin nyo ng tanim, punuin nyo ng kung ano ang gusto nyo maitanim. Kasi by the time bago pumunta ang Periglobe, wala pong pwedeng maitanim doon na ibang tree. Hindi naman po pwedeng magtanim ng kung ano-anong tree po dyan dahil kulang po sila sa tubig at drought. Ibig sabihin, talagang disyerto po talaga. But because Periglobe was able to come up with some solutions, come up with big ideas na itong mahogany trees ang pwedeng maitanim doon sa tropical areas na yun. And that was the reason why nag-start na po sila 6 years ago. Periglobe Forestry Mukuyo Farm. Dito po nagaganap ang test and training center. Kung sino-sino po yung mga estudyante, lalo-lalo na yung mga people coming from universities, dito po sila nagpapaturo kung ano ang ways. Dahil meron po kaming mga experts po dito, isa po ito, na nandoon at nagbibigay ng kung ano-anong mga lectures o kay kung ano-anong mga ways or whatever. Yun po ang itinuturo nila kung paano sila makapagtanim at makapaglago ng mga trees doon sa Kenya. How the tree planting works? Okay, nakikita po natin. As you can see, this is the plantation. Dati-dati po ito ay parang yung kanina nakita nyo na puro desierto lang. Pero because when Periglobe was there, they started a tree plantation. At dito na po nila pinatira yung mga tao na dating nakatira doon. Binigyan po sila ng kanya-kanyang mga bahay, mga maliliit nga lang, because these are farmers, di po ba? And then of course, they have their own family around them. So ngayon, para naman po matulungan sila, they really have to give them some water, nakikita niyo mga euro sign, makikita niyo po yun, through microfinancing. Hindi po katulad dito na bago pa yung isang poor family ay magkaroon ng sariling pera o kaya sariling pagkakakitaan,
Kung walang collateral, hindi po sila makautang. Pero because of Better Globe, may sarili po silang proyekto, programa na mabigyan po ang mga poor people na to ng financing, microfinancing, sariling water. Kasi water is very, very valuable po doon and is very limited. At napakahalaga po talaga sa kanila. Nakita ko po ang mga wives po ng mga Afrikaners po doon. Ang kanilang ginagawa every morning, 2 hours po, talagang nagsasalong very, very far away. 2 hours papunta, 2 hours pabalik. We are so lucky that we don't have to do that. Pero because of the help of Better Globe, nagbigay po sila ng mga tangke-tangke para doon na lang po sila magsalong ng tubig, which is being provided by Better Globe. O, di po ba? Hindi na po sila mag-aksaya ng parahon para sumalog ng tubig for 2 hours pabalik at 2 hours pauwi. Nako, that's a really, really big hassle for them. Ayun po mga kaibigan, makikita ninyo na through yung tulong ng Better Globe at through yung financing, nagkakaroon na po sila ng sarili, pagkakakitaan, and those farmers, poor farmers, they would be able to send their children in school. Which is dati-dati po, puro mga uncivilized talaga mga tao doon. And then, andyan, nakikita nyo na po yung mga children. So dati-dati nagkakalala yung mga children kung saan-saan sila, di po ba? So ngayon, yung mga, eto nakikita nyo kung bakit, eto na lang natitira. Eto po yung mga wives nila. So they care of those trees na ibinibigay din ng Better Globe, nagdo-donate din po sila ng mga crops. Ganon, nagtatanim po sila ng mga products na pwede nilang pagkakakitaan o pwede nilang kainin, katulad ng mga fruit crops, mga ganon. Okay, mga kamates, mga bawang, mga sibuyas, yun po ang nakita ko doon eh. Yun ang pinagkakakitaan po nila. And then, later on, sabihin natin, saan ba mapupunta itong mga trees na ito after 20 years? Dito po sa factory na to. Okay? But before that, tayo, kami mga Better Globe po, ay nag-pre-sell na rin ng mga trees. Nag-pre-sell sa mga iba't ibang mga companies or iba't ibang mga lugar, hindi lang po sa mga Middle East or whatever, Europe, United States, Japan, India, or name, you name it. Doon po sila nag-pre-sell. And at the same time, kung ano po yung mga matitira later, Better Globe actually put up their own factories here. Kung saan sila mag-build o kaya mag-aano po ng mga furniture natin, di po ba? Okay, clothing. As you look around, ano, saan po napupunta ang trees? Lahat po yan, lahat po nakikita natin, hindi natin namamalay na puro trees pala ang mga to. And that's when we realize na ang tree po talaga ay napakahalaga sa buhay natin. Okay? Trees, the best solution. Alright, everybody knows that. Better Globe trees increase in value for each day they grow. Di po ba? So pag ang value ng tree natin ay nag-grow, eh how much more nga pala yung pera natin? Of course, mag-grow din. Di po ba? Kaya nga po, ang Better Globe, kung 1,000 po ngayon, ang tree ninyo, which is, yung 1,000 po na ibibigay ninyo, o kaya kayo mismo, ang magpapalaki within 20 years, kasya po ba yung 1,000 pesos ninyo? Of course na. But because, ang Better Globe po, ay kukuha ng mga farmers doon at sila po mismo ang bahala. Kami po mismo ang mag-aalaga sa trees nyo. Wala na po kayong gagawin, kundi uupo na lang at mag-antay sa paglaki ng trees nyo for 20 years. Okay, based on experience and existing knowledge, we already know today the profit we can get on our trees over 20 years. O sabihin ko na, bago natin puntahan mamaya, magkano ngayon, Pastor Aglang, ang may pangako namin? Okay, in every 1,000 pesos, there's either donation to church, or mismong investment para sa sarili nyong saving for the future, that would actually become 10 times after 20 years. Pero, yun nga ang question is, hindi tayo pwede mag-wait. Kuminsan, we are so impatient, right? Kung 20 years ang antayin natin, paano naman? Eh, doon na lang kami sa
bangko, hindi na balang 3% lang ang kikitain. At least kahit papano, eh, panandali ang provision. Di po ba? Yun ang question. So, my dear friends, maliban lang po doon sa 10 times, okay, 1,000% profit na makukuha ninyo, Better Globe is very generous to give you 15% starting from the 5th year to the 19th year. So for 15 years, nag-degenerate na po kayo ng 15% profit. Besides yung ipinangako namin kanina na 1,000 profit, 1,000% profit, o kaya ay 10 times na ipinangako namin. So 10 times plus 15% in 15 years, that's equivalent to 225%. Compared doon sa kikitain ng pera ninyo, each year, annual profit of 3%. Times 20 years, 60%. Doon mo na lang i-compare yung 60% doon sa 15% for 15 years, eh, 225% na. Panalo na ka na doon, di ba? And how much more pag idinagdag mo yung 1,000% o kaya 10 times na pinangako natin after 30 years? Panalong-panalo. And that is equivalent to 1,225% kontra doon sa 60% kung ilalagay natin yung pera natin sa banko. At isa pa, kung i-invest naman natin yung pera natin kung saan-saan. Katulad ko, 5 years ago, I invested my 5 million sa Mystica Rock Disco. First of all, disco. It wasn't the right choice of investment. Ang Lord, sabi niya, sige, hindi mo ikinonsult sa akin, Mystica. Tingnan natin. After 1 month, pinasaraduhan po lahat ang mga establishment sa Libis. Alam niyo po yan? Di ba dati pistahan dyan sa Libis? Pero dahil nagreklamo po yung mga nandun sa likod, na mga tao nakatira doon, yung subdivision yon na pinangunahan po ng lawyer na kapatid ni Senator Legarda, in 1 month time, yun, 5 million ko, nag-vanish na wala. So, ito po, tinatawag na, nandito po, alam nyo na kung magkano kikitain ninyo, fixed income na po yun, hindi kayo mag-aalala na, naku, kikita kayo o hindi. Effortless, dahil all you have to do is sit down. May pinag-aralan man, kayo wala. You have an education or career or nothing, kami ang mag-aalaga. Kami ang magmamaniobra. Uupo na lang po kayo. So all you have to invest will be your time. Okay? Alright. Medyo pinilisan ko lang po. Kasi baka mamay puro tris na lang pinag-uusapan natin. For sure. Alam na natin kung anong ibig sabihin ng trees, kung ano ang may bibigay sa atin ng trees, di ba? Pero, of course, we have to know also kung bakit trees at kung bakit ako nandito. Alright. The total area of forest has decreased by 50% since 1960. Alam niyo kung bakit? 1960, hindi pa ako pinapanganak po noon. I was born 1968. So ngayon po, I'm 28 years old. Di ba, Pastor? So ibig sabihin, di pa ako pinapanganak. Diyos ko, wala na, didiscuss na pala ang ating forest. Which is very sad. Di po ba? So ngayon, more than 90% of the original forest in West Africa is lost. Dahil walang ginawa, kundi putol ang putol. Di ba? Kinakalbo ng kinakalbo ang forest. Diba? Naalala ko ito eh. Kasi last time, nagpe-present pa ko nung sinabi ko, kinalpo na talaga ang Africa! And then si Pastor Kirk biglang gumano ng ulo niya. Talaga nagtawanan po ang ano. Nawala tuloy yung topic doon sa forest ko din na punta kayo. Alright.